Hey guys, Ron is here and welcome sa aking YouTube channel. So kung bago pa lang sa mukha ninyo ang mukha na to, yes, meron pa akong YouTube channel mga best. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, parang awan nyo na mag-subscribe na po kayo sa aking channel. At i-click na rin po ang ating bell button para notified ka if ever may mga new uploads ako dito. Alright, so today's vlog guys, gagawa tayo ng isang discussion sa isang bata or let's just say teen na siya ngayon. Na somehow related or hindi siya related, somehow may involved si Sarah Geronimo dito. Syempre hindi mawawala ang Sarah Geronimo natin. At ngayon kasi meron siyang isang palabas at parang sumisikat na siya ngayon. So bakit ba natin pinag-uusapan ang topic na to? Dahil kakatapos lang ng Idol Philippines at this coming weekends, August 3 and 4 ata kung hindi ako nagkakamali, may pampalit na another singing reality show na sikat dati pa mula noon hanggang ngayon, ang The Voice Kids, and or they will be showing its 4th season. So di ba nakaka-proud? Team Sarah po tayo mga best. At yung pag-uusapan natin dito ay may kinalaman sa Team Sarah. So stay tuned ka lang best. Kung mapapansin nyo, kakatapos lang ng Idol Philippines, at I'm very happy and proud to say na pili nila ang tamang mananalo. Si Zephanie Dimaranan po ang nanalo sa Idol Philippines, so just for the information of everyone. At sa mga at trivia lang po, si Zephanie po ay galing kay Team Sarah nung panahon ng The Voice Kids Season 2. Ilalagay ko po sa baba, sa description box, ang link dahil gumawa po ako ng video about kay Zephanie prior the grand finals of the Idol Philippines. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So kung tapos na natin pag-uusapan sa Zephanie, meron tayong isang bata or teen, yun nga, na pag-uusapan na naman ngayon na related kay Sarah Geronimo. So sino ba siya? Alam ko namang alam nyo dahil nakita nyo na sa thumbnail, at pag-usapan natin siya ng bonggang-bongga ngayon dahil gusto kong ma-share kung saan siya nang galing, saan siya nagsimula para mas makilala nyo. Alright, so ang teen story na pinag-uusapan or pag-uusapan natin ngayon ay itago na lang natin sa pangalang Kyle Ichari. Si Kyle Ichari po nagmula sa The Voice Kids Season 2 during blind auditions. Dalawa yung umikot sa kanya, si Bamboo at saka si Sarah. At grabe yung labanan nila Bamboo at Sarah na ito para lang makuha si Kyle. At the end, si Sarah yung pinili ni Kyle. Moving forward, umabot si Kyle sa semifinals ng The Voice Kids, at isa siya actually sa top 2 ni Sarah Geronimo kasama si Zephanie. At just sa trivia ng lahat, ni isa wala man lang may nakuha doon kay Zephanie at kay Kyle nung mga time na yon. So in other words, walang may nakuha ng artist kay Sarah para sa grand finals. Ang nakuha na apat is galing kay Bamboo, dalawa kay Bamboo, dalawa kay Leia. Anyways, bakit ba natin pinag-uusapan to? Dahil ang lesson ng discussion na to is, napaka-simple lang naman, napaka-plain and simple na naman. Like, never give up, diba? Kasi sabi pa nga ni Tia Wurtzbach, hindi naman makakamit ang Miss Universe kung hindi siya sumali ng 3 beses. Kasi 3 beses siyang sumali sa Miss Universe. So parang ganito lang yung pag-uusapan natin. Si Zephanie po ay galing The Voice Kids, Team Sarah, so natalo, sumali ng tawag ng tanghalan, natalo at hindi sumuko, sumali ng Idol Philippines at doon, nanalo. So sabi pa nga ni Sarah Geronimo, kanyang time or kanya-kanyang time lang yan. So if you believe na may potential ka, may talent ka, wag kang susuko, i-push mo lang yan te, dahil darating ang oras or araw na makukuha mo rin yan. So there, nakuha ni Zephanie, siya yung kauna-unahang Idol Philippines grand winner. Anyways, going back to Kyle, so si Kyle ang pinag-uusapan natin ngayon dahil sumisikat siya ngayon sa highest rating daytime show sa ABS-CBN or sa Kapamilya Gold ng ABS-CBN na Kaden ng Ginto. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay book 3 na. At si Kyle ay sumisikat at parang hindi ako nagkakamali. Hindi ako masyadong nanonood ng Kaden ng Ginto. Alam kong sikat to pero hindi ako nanonood na ito, sorry. I'm just so happy lang to discuss this topic dahil si Kyle po ay galing Team Sarah at kagaya na ni Zephanie, hindi siya sumusuko. At gusto ko lang i-topic to dahil nung mga time na walang nakuha sa kanila, Zephanie at Kyle, nung grand finals or para sa grand finals ng The Voice Kids, grabe ang bashing na nareceive ni Sarah Geronimo dahil sabi ng mga netizens, kaya daw wala nakuha kay Sarah Geronimo dahil marami ang magaganda or magagaling galing sa kanyang team, halos na mga 4 chair turners galing sa kanya pero wala man lang siyang nakuha doon. Kasi si Kyle 2 chair turner lang, si Zephanie 2 chair turner din, so
there. Pero lahat yun nasampal dahil sabi nga ni Sara Geronimo, hindi natin masisisi sa Sara Geronimo kasi coach yan, judge yan, at alam niya yung ginagawa niya, di ba? Magkakaroon ba yan ng maraming champions sa The Voice kung hindi niya alam yung ginagawa niya? So, I'll respect Sara Geronimo. Alam ko na lahat ng decision niya tama. Tingnan mo naman, di ba? Sumikat yung mga bata niya. Si Kyle, sikat na nga sa kadalang ginto dahil kanyang-kanyang time lang yan at hindi sumusuko ang bata kasi magaling naman talaga. At gusto ko lang sabihin dito na naaawa ako ng time na yun kay Sara Geronimo. Hindi ko alam kung binoycott yun or hindi ko alam dahil never kong in-expect na wala makakapasok kay sa team ni Sara. So, I'm just so happy na hindi sumuko si Kyle. Ngayon, parang sumisikat siya sa kadena ng ginto at lumalaban ang lolo mo. So, I think Sara Geronimo will be proud of Kyle sa kanyang naaabot dahil somehow naging part siya ng kanyang journey or doon siya nagsimula, doon siya nakilala. At ako naman, as a fan, natutuwa ako na hindi sila sumusuko, diba, sa kanilang mga pangarap at alam kong deserve nila yun dahil mga mabuti silang tao, mabuti silang artista at ang tangi lang natin magagawa is supportahan na lang sila at maging happy tayo sa kung ano man yung mga nararating nila ngayon. There! So, kung bago ka pa rin dito sa aking channel, huwag mo kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. At i-follow nyo rin po ako sa aking mga social media accounts. Ilalagay ko po dito sa Instagram, sa Facebook, at meron akong Facebook official page para updated kayo kung ano yung mga pinagagawa ko sa aking channel. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. At sa mga hindi po nakakapag-subscribe, parang awan na, mag-subscribe na po kayo sa aking channel. At i-click na rin po ang ating bell button para notified ka if ever may mga new uploads ako dito. So maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Bye!